Hello and good day mga Hanggalaans. What is up sa inyo? I hope you're having a wonderful time kung nasan man kayo ngayon. And hopefully, nasa maayos kayong kalagayan. For today's video, sasagutin lang natin yung mga questions na na-encounter ko personally and through my YouTube channel and through Facebook and TikTok. Kung ano daw ba yung nangyari sa akin or kung ano na ba ang development after ng total thyroidectomy na surgery ko and yung journey ko sa pagkakaroon ng papillary thyroid carcinoma. So, by the way, kung bago ka lang dito sa channel na to, my name is Ants TV and gumagawa po ako ng mga travel and adventure contents and recently itong thyroid cancer journey ko, dinodocument ko na rin dito sa YouTube. And kung gusto mo ng mga ganito klaseng contents, maniligaw lang ako sa inyo ng konti. Kindly like, share, and subscribe my YouTube channel and follow mo na rin ako sa Facebook, Ants TV Adventures, and sa TikTok, Ants TV. And ayan, simulan na natin ang kwentuhan. But if you're new to my channel at hindi mo pa napapanood yung mga past videos ko regarding sa pagkakaroon ng thyroid cancer, siguro mas maganda kung mapanood mo muna yung series na yon para masundan mo yung kung ano yung pinag-uusapan natin dito sa video nito. Yan nga, marami nagtatanong sa akin kung kumusta na daw ba ako at ano na yung status nung thyroid cancer ko. And just to tell you a story, recap lang natin, late 2022, December yon, na-discover ko na meron akong papillary thyroid carcinoma or thyroid cancer stage 1. At meron akong mga nakapang nodules, medyo malaki siya dito sa may right neck ko. It turned out na malignant siya, so kailangan kong magpa-opera, patanggal yung mga bukol. And nangyari yon last Feb 2023, Feb 15 to be exact. And exactly like 7 months after my operations, marami akong naramdaman along the way, and yun yung i-share ko sa inyo ngayon. And once again, I am not a medical professional. Isa rin po akong pasyente and I am purely speaking based on my own experience. And my case may be different from your case. Sinasabi ko lang dito or kinikwento ko lang is yung mga posible nyo rin maramdaman. And yung iba, very common naman sa ganitong sakit na talaga mararamdaman natin. Una na sa listahan ko is yung feeling uncomfortable. Siyempre, normal naman yun sa lahat ng mga naoperahan na hindi talaga komportable yung pakiramdam, lalo na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan. Very challenging talaga. Ako, lalo na sa akin, ang ginawa kasi is total thyroidectomy plus neck dissection dahil maraming nodules na nakuha sa leeg ko. May tatlong malaki tapos maliliit na parang rosary beads daw. Kaya kung mapapansin nyo, ito yung hiwa hanggang dito. So, ayun, medyo nahirapan ako. Yung mga unang araw ko after kong maoperahan is sobrang nakahiga lang ako. Nahirapan ako magtumayo, nahirapan ako humiga. Kailangan pa ng help. So, challenging talaga at saka nasubukan yung mental toughness ko. Na parang iniisip ko dati na, nako, forever na ba to o ano. Pero yun nga, para sa mga magpapa-opera pa lang ng ganitong sakit, hindi ko kayo tinatakot, pero medyo challenging. Kailan ready tayo. And siguro naman, iba yung case nyo sa case ko dahil kung total thyroidectomy lang gagawin sa inyo. Kasi dito lang yung sugat. Yung artista nga si Miles Ocampo, dito lang yung sugat niya. Pero yung sa akin talagang wala, isang buo. Tinanggap ko na rin na talagang may bakas na ng surgery. Siguro in time mawawala din to, pero ngayon just have to face it. So yun, very
ano talaga, medyo mahirap talaga yung ganitong situation. Hanggang ngayon, hindi ako komportable sa paglingon left and right. But then again, inisip ko na lang na eventually, siguro mga after 1, 2, 3 years, mas komportable na yung pakiramdam. And ako personally, dumadagdag sa pagiging uncomfortable ko is yung hindi ko na nagagawa yung mga stuff na before, nagagawa ko naman ng maayos. Dahil medyo active yung lifestyle natin, nag-hike tayo, I go to the gym, basketball. But right now, bawal daw magbuhat ng mabigat, kaya ayun. So tinigil natin lahat ng mga activities na yun. Talagang mahirap, but then again, dahil nandito na tayo, hinaharap lang natin siya at eventually, siguro, in time, magawa natin ulit yung mga bagay na yun. So, pangalawa sa naramdaman ko is feeling ko ang bigat-bigat ko. Definitely, I gained a lot of weight. 2 months after my surgery, umabot ako ng 96 kg from 89. And for me, that's very annoying. Sobrang challenging niya kasi hindi ko na nagagawa yung na maayos yung aking trabaho dahil feeling ko moody ako. Tamad na tamad ako, antok na antok. Kasi nga, hindi naman ganun yung dating katawang ko. Pero, ayun, tinry ko mag-calorie deficit. Parang hindi pa rin siya nakokontrol. Siguro nga dahil wala na tayong thyroid gland. Ayun, I just have to face it. And syempre, control pa rin sa kinakain. Kasi, ayun nga, mabilis yung pagtaba. Actually, na-warning nga na ako ng katrabaho ko before na baka lumobo nga ako. At which is, yun nga yung nangyayari. Ngayon, nasa 92, 93 ako. Hindi pa rin yun yung usual, pero kahit pa paano, bumaba na paunti-unti. Gusto kong ibalik yung dati kong katawan na hindi naman sobrang taba na kagaya nito ngayon. So, ikatlo sa mga ramdaman ko after ko maoperahan is di ko alam kung in general ba to, common ba to sa lahat ng mga nagkakaroon ng surgery dahil sa anesthesia, pero sobrang legit. Sobrang forgetful tito ko. At medyo malala na siya at very alarming na for me. Kasi nakaka-apekto na siya sa trabaho ko, sa pang-araw-araw ko na buhay. Minsan, ano lang eh, sobrang random lang. Maiwan ko yung isang bagay. 5 minutes lang, nakalimutan ko na kung saan ko na ilagay, saan ko na ipatong or what. Hindi naman ako ganun dati. Siguro naman, iba yung case ko sa case nyo. So, baka hindi naman kayo matulad sa akin na maging makakalimutin. Pero hindi ko pa naman nakakalimutan yung pangalan ko. So, I'm all good pa. And lastly, kung meron man positive sa pagkakaroon ng thyroid cancer is naramdaman ko yung genuine love and support ng buong family ko, relatives, friends, and even strangers na nanonood ng YouTube channel ko and sa iba pang social media na nagpapakita ng concerns, ng care, and sobrang na-appreciate ko yun dahil alam ko karamihan sa mga nanonood sa akin dito is meron ding experience ng ganitong klaseng sakit. For me, if there's a reason to hang on and stay positive, of course, those people around you na naniniwala, sumusuporta at nagmamahal sa'yo na kaya mong pagtagumpayan ang sakit na to, tiwala lang din sa sarili. And of course, kay Lord na bigyan pa tayo ng strength to carry the loads. Sabi ko nga sa previous vlogs ko na stop asking whys. Just focus on the main goal here and which is yung magpagaling and makasama pa natin na mas matagal yung mga mahal natin sa buhay. So yun lang mga kagalaans. Maraming maraming salamat sa pagsama and hopefully nabigyan kita ng kahit katiting na information lang about sa journey ko dito sa pagkakaroon ng papillary thyroid carcinoma. Hopefully, makita-kita tayo soon. Ayun, makapagkwentuhan personally
tungkol sa journey natin pare-pareho dito. Kung umabot ka hanggang sa punto ng video na to, thank you very much. I really appreciate it, mga kagalaans. And advance Merry Christmas sa inyong lahat. And God bless. And don't settle for less. See you on the next one. Bye!